Humina po ang bagyong Orin sa pagiging isang tropical depression. So nabawasan na rin ang mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal, ngunit pinag-iingat pa rin ang lahat sa mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Magandang gabi sa ating lahat. Update lang po tayo dito sa ating bagyong Orin. As of 11 PM po ngayong gabi, humina po ang bagyong Orin sa pagiging isang tropical depression. So nabawasan na rin ang mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal, ngunit pinag-iingat pa rin ang lahat sa mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Humina ang dalang hangin ng bagyong Orin ilang oras bago ito magsimulang tumawid sa Visayas, ngunit ito pa rin ay inaasahang magdudulot ng moderate to heavy na pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Hilaga, Mindanao bukas. Ang kasalukuyang impormasyon po nitong si tropical storm na si Orin, ang lokasyon po or ang mata ng bagyo ay tinatayang nasa layong 210 km east ng Surigao City, Surigao del Norte. Lakas ng hangin na malapit sa gitna, 55 km per hour, at ang pagbugso naman po na aabot sa 70 km per hour, at ito ay kumikilos po papunta sa west-northwestward sa bilis na 15 km per hour. Ang bagyo po ay nasa silangan pa rin ng Mindanao or Philippine Sea, pero kumikilos na patungo sa Eastern Visayas, Caraga area, saan ito posibleng tumama. Ang sentro nito ay inaasahang unang magkakaroon ng landfall sa Eastern Samar, Dinagat Islands area bukas ng umaga, at tatawirin ang Visayas Memoropa area hanggang sa Martes. Hindi man direktang daraanan ng sentro, pinagsamang epekto ng amihan at bagyo ay magpapuulan rin sa malaking bahagi ng Mindanao at Southern Luzon sa mga nasabing araw. Posible bang lumakas ang bagyo? Inaasahang mapapanatili na nito ang tropical depression na lakas bago maglandfall, at dahil sa patuloy na unfavorable na kondisyon, inaasahang malulusaw rin ito at magiging isang low pressure area na lamang bukas habang o pagkatapos tawirin ang Visayas. Ano ang magiging epekto ng bagyo? Ang bagyo ay inaasahang magdadala ng mga pagbugso ng hangin, ngunit ang pinakamagiging epekto nito ay ang pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha o pag-uho ng lupa, lalo na sa Southern Luzon, Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. So kailan posibleng lumabas sa Philippine Area of Responsibility? Inaasahang malulusaw rin ito at magiging isang low pressure area na lamang bago o pagdating sa West Philippine Sea bukas. Ano ang epekto nito sa Metro Manila? Simula ngayon ay inaasahang magiging maulap na at posibleng bukas hanggang sa Martes, makaranas ng mga pagbugso-bugso o light to moderate na pag-ulan dahil sa amihan at bagyo or LPA. So may kasunod ba agad itong bagyo? Ayon sa ating weather model, walang inaasahang bagyo na agad na susunod sa bagyong Orin, at posibleng wala pa rin itong kasunod hanggang sa matapos ang Pebrero. Sa mga kababayan po natin na posibleng pong daanan itong si bagyong si Orin, pinag-iingat po natin ang lahat na maging alerto, lalong-lalo na po sa mga lugar na mga mabababa na posible po na magkaroon ng mga pagbaha, at sa mga lugar naman po na posible po na magkaroon ng mga landslide. So maging alerto po tayo, mag-ingat po tayo para maiwasan natin ang sanhinit itong bagyong si Orin. So yan lamang po ang ating update. Magandang gabi sa ating lahat.